vraiment. Mami, tara na. Dali mo na si JC sa classroom niya. Hintayin ko lang si Sophie. Papasok po ba siya? Sana. Sige na. Sige, ma. Pumasok ka na, anak. I realized po na tama yung sinabi niyo. Hindi magugustuhan ni tatay if I just stay at home. Sayang lang lahat ng pinaghirapan niya. Mrs. Luna, nagtuturo ka pala dito. Eh, hindi mo sa akin nabanggit kahapon. Opo, pero dito ako sa elementary. Sayang naman. Akala ko pa naman magiging teacher ka ni Miley. Itatransfer ko kasi dito ang anak ko eh. Uy, si Ate Sophie! Hi, Ate Sophie! Hello, Miss President! Hello, Ma'am! Hi, Ma'am! Morning po! Wow, sikat ka pala sa campus and student council president ka? Well, yeah. Officer din ako sa Davao eh. Too bad, naiwan kayong responsibilities ka. Which way nga sa school admissions? Saan po? Will you be kind na samahan kami? Baka kasi maligaw ako. Ang laki kasi nitong campus ninyo eh. Aayusin lang namin yung pag-transfer ni Miley. I'll see you after class. Okay. X and Y. Napakadali lang niya. I mean... Hi, Veronica! Sophie! Good morning, guys! Sophie. Mabuti naman nakapasok ka. Sophie. Welcome back. Sophie, you were so worried about what happened. Pero huwag kang mag-alala. My friends and I prayed for you. Niya. Ba't ang bait niya sa akin today? Sophie! Si Peda. Sophie, puno na lang ako. Hi, sir. Hi. Si Peda. Nakabalik ka na pala. Please accept my condolences. Such a tragedy. Thanks. Kain lang po ako. Sophie, nakita niyo itsura niya this morning? Mukhang hindi pa siya nakaka-recover. Hindi naman talaga madaling makarecover eh. And if you think about it, orphan na talaga siya. It must be really hard. I feel sorry for her. Baka kailangan natin i-invite siya sa cell group natin. Baka makatulong tayo. Amen? Amen. Let's go. Condolence, Sophie. Thanks. Condolence. Thank you. Thanks. After Science Week, na-scared na yung Music and Arts Week natin. And Sophie, okay ka lang? Yeah. And nag-start na kami ng fundraising contest. But it's not enough.
We're still looking for sponsors. No worries. I'm here na. I can help sa pag-draft ng sponsorship letters. Dude, look at this. Look at this. Wait, Sophie. Hey, guys. Pwedeng listen muna tayo. You can use your phones after the SC meeting. Or kung may emergency man, you can excuse yourself para sa labas na lang kayo mag-cellphone. Sorry, Sophie. Nagko-confirm lang kasi kami for our friend's party. Really? What party? Join naman kami. Sige, sabihin ko sa friend ko. Birthday party niya sa Saturday. Yo, tatay, asan ka na? Kalimutan mo yung candles. Magkatanggabi po. Kumagana po ba si Paul Cepeda? Na-aksidente po siya. Nadali po namin sa hospital. Sophie, okay ka lang? Guys, break muna tayo ah, kasi ano, I'll just go to the restroom. Bestie! Relax, Sophie. Don't be too emotional. Everybody's going to think you're depressed ka, and nobody's gonna respect the president when depressed. Breathe in, breathe out. John! Kung nga dapat tumingin sa dinadaanan mo. Trouble! Sabi ng Sophie! Look! You're in the middle of a football game! So? Does that give you the right na tamaan ng bola kahit sinong gusto mo? Chill! Masyado kang hysterical! Hysterical? Hysterical? Do I look hysterical to you? I'm mad! Ikaw kaya tamaan ka ng bola! Ano ba problema mo? Pare, huwag ka naman bumata sa babae. Saan na lang kausapin mo? Mayos kayo, ah. Buti na lang, dumating kami. Hindi mo ako kailangan tulungan. I can take care of myself. Hindi ba nakikilala si Harry, ha? Adami kang horror story sa mga kalokohan nun. Wala akong pakialam. Ako meron. Why? Bakit bigla kang nag-care? Hindi ka naman ganyan before, ah. Akala mo lang dati, asa rin ako. It's because you think I'm kawawa, no? Because I'm all alone now at walang mag-aalaga sa akin? You're just like everyone else. Gabi. Hoy, Gabi. Gabi. Dinig kaya sa kabilang kato yung pagpindot mo dyan sa keyboard? Kung gusto mo sirain yan, may mas madaling paraan. Problema? Wala, ma. Titi, sabi mo wala eh. Bakit ganun? Life always finds a way to kick you when you're down. Parang bola. Paulit-ulit kang ide-dribble hanggang lumambot ka. Hanggang manghina ka. Pero huwag kang mag-alala. My friends and I prayed for you. Condolence, Sophie. Sophie, condolence. Just like a ball, kahit anong pilit mo to bounce up, gravity will always pull you down. Sophie? This is Janine, representative ng DSWD. Kailangan niyang bumisita dito to check kung kamusta ang situation mo. Well, part siya na requirement for the guardianship petition. Kamusta ka, Sophie? Si Sophie kasi. Bakit ano meron sa bunso natin?
Siya na nga po kasi yung tinulungan ko, tapos siya pa po yung galit. Ano sabi niya? Nanaawa lang daw po ako sa kanya, kaya ako bumabait. Hindi ba totoo? Ma, naaawa naman po talaga ako sa kanya eh. Masama po ba yun? Hindi nga masama. Pero masama sa pakiramdam ni Sophie. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mawala ng pamilya? Alam mo ba na mas masakit din kung paulit-ulit na ipapaalala sa'yo na nag-iisa ka sa buhay? Intindihan mo si Sophie. Mildred, ang kanin. Oh, I'm sorry, excuse me. Kumain ka mabuti, ha? Kasi no. Marami kami hindi kaya. Sinusubukan ko na lahat para ma-speed up yung pag-process tong guardianship. After that, pwede ko nang galawin yung pera ni Kuya. I'll pay you in time, promise. Is it okay to ask? Ano ba ang laman ng case study mo? Isusulat ko na lang po ang paper. Malalaman niyo rin kapag natapos ko na. Oh, okay. Pwede bang i-include mo dyan na inaalagaan namin ng mabuti si Sophie? Isama mo na rin na close kami. Nag-share na kami ng secrets eh. Like what? Like yung kay Anne Reyes. Yung girlfriend ng daddy mo. Can be a relative na gusto ni tatay na maging guardian ko imbis na kayo. I'm so sorry about what happened. Alam mo naman, emotional pa yung bata. Okay po, update na lang po namin kayo. We hope to hear from you soon. Okay po, thank you. Ingat ka. Mag-uusap tayo. Why? Anong ginawa ko? I'm sorry sa outburst ko kanina, Tito. I understand you, Sophie. Mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero sana lang hindi yun makaapekto sa pag-process ng guardianship mo. Alam mo, narinig ko yung sinabi mo kanina. Iniisip mo na posibleng gusto ng tatay mo na si Anne Reyes ang maging guardian mo. It's a possibility, Tito. Kasi hindi niya naman sasabihin yun kung di siya important eh. Yes, Sophie, you're right. I'm right? I'm sorry, nagsinungaling ako. I know who Anne Reyes is. What? Nung namatay yung parents ni Kuya Paul, there's a certain Anne Reyes who took care of him. Kaya siguro, siya rin yung gusto niyang mag-alaga sa'yo. Maging guardian mo. That's why, hinahanap niya rin siya sa akin ng dad mo. Pero ba't ka nagsinungaling, Tito? Sinabi ko yun because I wanted to protect you.
Protect me from what? From further pain. It's too late nung nalaman ko. Hindi ko nga nasabi yung kay Kuya Paul because of the accident. Hindi niya nahanap si Anne Reyes for a reason. And that reason is? Because Anne Reyes is dead. Excuse me, Tito. I'm sorry, Sophie. Hindi ko agad sinabi sa'yo yun. Dala ako na makadagdag yun sa iniisip mo. Lalo na si Kuya Paul has just passed away. You a friend request? G is following you. G sent you a message? Lahat ng bagay ay lumilipas. Who's this? Kilala ka or else I won't accept your friend request. Ma'am, baka malate po kayo. Manong, let's go. Po, saan tayo pupunta? Hindi ko kayang pumasok. Please, Manong, let's go na. First po.
size 7. Okay, ma'am. Ako malulungkot. Hashtag shopping therapy. Narinig ko. Oh, sorry. Okay ka lang? Calling the attention of the parents of the lost girl, Anne Reyes, please proceed to the security office. Things. Kasalanan ko bang di ko siya nakita agad? Up or down? Up. Lahat ng bagay may expiration date. Parang narinig ko na yung phrase na yun. Bagay lumilipas. Tapos this guy. Ba't pare-pareho sila nung sinasabi? Coincidence lang ba to? Baka pareho lang sila ng personality. Pero malayo sa looks. He doesn't look old. And definitely, hindi siya mukhang stalker. Cute, actually. Sa susunod na makita mo ako, hindi na ganito itsura ko. I'm sorry? Is it possible na narinig niyang nasa isip ko? How? Maybe may mental telepathy siya. Or ESP of some sort? Tigilan mo na pagtatanong mo. At di mo subuhang maniwala sa akin. You can hear me? You know me? Sino ka ba? Ako si G. G. Gina nag-friend request sa akin and nag-follow sa akin. Yung
G who told me he was God? Yes, Sophie. I am God.